Sa panahon natin ngayon, nauuso na ang mga palabas na patungkol sa katapusan ng mundo. At kung titingnan natin, nakakatakot at kalunos-lunos ang mga pangyayari na yon. Mangyayari nga ba ang mga bagay na iyon tulad ng mga napapanood natin sa mga Hollywood movies? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katapusan? Kailan nga ba talaga ang katapusan? At kailan darating muli si Jesucristo? Yan ang tanong ng marami at maaaring bumabagabag sa isipan ng maraming tao. Sa video na ito, tatalakayin natin yung mga palatandaan o mga tanda ng katapusan o ang pangalawang pagparito ni Jesucristo. Marami na nagtangka na ipredict ang pangalawang pagparito ni Jesucristo o ang katapusan, pero nabigo silang lahat. Halimbawa na lamang, noong 1914, ang Jehovah's Witness ay nagpredict na darating na raw ang Panginoon sa taon na iyon. Kaya nag-door-to-door sila, nag-warning sila sa mga iba't ibang bahay. Sinabi nila na darating na raw ang Panginoong Jesus at magkakaroon ng Judgment Day sa taon na iyon. Pero pagkatapos ng taon na iyon, walang nangyari. Kaya ang sabi na lamang nila, dumating na si Kristo, pero hindi lang nila nakita. Invisible daw at si Kristo ay nasa puso daw ng mga tao. Si Pat Robertson nagpredict siya noong 1982. Ang sabi niya, I guarantee by the end of 1982, there is going to be a judgment on this world. Pero pagkatapos ng taon na yon, wala ring nangyari. After ng pagkakamali niyang yon, inilipat niya ang date sa taong 2006. Pero wala pa rin nangyari. Noong May 21, 2011, isang radio preacher na si Harold Camping predict niya ang Judgment Day based daw sa calculation niya sa Bible. At kalat na kalat yon noong panahon na yon. Ginamit niya ang radio para warningan ng mga tao. Halos maganda ubos-ubos na ang pera ng followers niya para lang ipromote ang katapusan ng mundo. Pero pagkatapos ng araw na yon, wala rin nangyari. December 21, 2012, ayon daw sa Mayan prophecy, dun daw mag-e-end ang kanilang calendar. Maraming naniwala na sa December 21, 2012 ay katapusan na raw ng mundo. Sa katunayan, meron pang ang movie na ginawa patungkol sa December 21, 2012. At napakaraming tao ang naghanda para sa araw na ito. Pero katulad ng ibang mga nagpredict din ng katapusan o pangalawang pagparito ni Jesus, wala pa rin nangyari. Maliwanag na sinasabi sa Biblia na wala naman talagang nakakaalam ng araw na yon. Ang sabi sa Mark 13:32, But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Si Jesus mismo ang nagsabi na walang nakakaalam ng araw na yon. Malinaw na sinasabi ng Biblia na wala kahit sino nakakaalam. Yes, wala nakakaalam ng araw na yon, pero merong pinakitang palatandaan si Jesus. So ano-ano nga ba yung mga palatandaan na yon? Tignan natin isa-isa yung mga palatandaan ng pangalawang pagparito ni Jesus at ang katapusan ng mundo. Number 1, earthquakes or ang paglindol. Luke chapter 21 verse 11, And great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilence, and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. Ilan na ang mga natalampagyanig ng lupa ng mga nakalipas lang ng ilang araw? Kasi simula pa lang ng taong 2020, magugulat ka na sa bilang ng pagyanig ng lupa sa buong mundo. Umabot na ng halos 7,000 na pagyanig ang natala sa buong mundo. May inaasahan din tayong malakas na pagyanig o malakas na paglindol dito sa ating bansa o ang tinatawag nating the big one. Gaano nga ba kalakas ang lindol na ito natatama sa Metro Manila? Sabi nila aabot daw sa magnitude 7.2 or mas malakas pa. At ini-expect nila na aabot sa 34,000 na tao ang mamamatay sa sobrang lakas ng lindol na ito. Imposible na ma-predict kung kailan mangyayari ang napakalakas na paglindol na ito na magaganap sa ating bansa. Pero nakita naman natin na hindi lang Biblia ang nagsasabi patungkol sa paglindol, pati na rin ang siyensya. Pangalawa, famines or magkakaroon ng taggutom. Dahil lumulobo ang populasyon, dumadami rin ang bilang ng kahirapan sa buong mundo. Isa sa 7 tao ang nagugutom. O mahigit 815 million na tao ang nagugutom oras-oras. Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization. Hindi lang dahil sa pagdami ng populasyon, kaya magkakaroon ng shortage sa pagkain. Pansin nyo ang mga kabi-kabilang wildfires. Pag naubos ang kagubatan, maraming mga puno, halaman at mga hayop ang mawawala. At magiging dahilan to para magutom ang mga tao. Saan nga ba tayo kumukuha ng pagkain? Siyempre, sa mga puno lang din, sa mga halaman at sa mga hayop. Ngayon, kapag nawala ang mga ito dahil sa matinding apoy,
mababawasan ang shortage ng pagkain. Kamakailan lang ang nangyari sa Australia. Yes, mayaman silang bansa, pero hindi nila napigilan ang pangyayaring ito. May namatay na halos 28 na tao at halos 3,000 ang nasira ng mga kabahayan. At 7.3 hectares ang sakop ng wildfire na ito, na singdaki ng pinagsamang bansa ng Belgium at Denmark. At ito ang nakakalungkot, higit sa kalahating bilyon ang namatay na mga hayop. Dahil din sa global warming, maraming masisira sa kalikasan at magiging dahilan para magutom ang mga tao. Sa panahon ngayon, nakikita na natin, unti-unti nang nasisira ang kalikasan. Marami na rin ang mga namamatay na hayop. At darating ang panahon, mauubos na ang halos lahat ng yan at maraming tao ang magugutom. Pangatlo, mga salot or sakit o tinatawag na pestilence. Ayon sa Cambridge Dictionary, ang ibig sabihin ng pestilence, any very serious infectious disease that spread quickly and kills large number of people. Ngayong taong 2020, may bagong pumasok na disease or sakit, o ito ang tinatawag na coronavirus. At ito ay kinakatakutan ng marami dahil marami na ang namatay dahil sa sakit na ito. At patuloy pang dumadami ang namamatay dahil sa infection or disease na ito. Isa lang yan sa mga sakit na maaaring dumating dito sa ating mundo. At meron pang mga maaaring mas malala pa pagdating ng panahon. Nakikita natin na unti-unti nang nangyayari ito ayon sa sinasabi ng Biblia. Pang-apat, ang false messiah or false prophet or false teacher. Ang sabi sa Matthew 24 verse 5, "For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray." Malinaw na sinasabi ng Bible na si Jesus lamang ang tagapagligtas, siya lamang ang Messiah. Sa panahon natin ngayon, napakaraming naglalabasan ng mga false prophet at mga false Messiah na nagkiklaim na sila raw ang Messiah. At ang nakakalungkot, marami pa silang naging mga followers. Bibigyan ko lang kayo ng mga ilang halimbawa ng mga tao na sa panahon natin ngayon, kiniklaim nila na sila raw ang Messiah at sila raw ang tagapagligtas. Panguna, si Oscar Ramiro Ortega Hernandez. Naniniwala siya na siya raw si Jesucristo at sinugo raw siya upang patayin ang noong presidente ng Amerika na si Barack Obama. Pangalawa, si Maurice Clemons. Noong May 2009, sinabi niya na siya raw si Jesucristo. Pangatlo, si David Shaler, dating M15 agent. Nag-proclaim siya bilang isang Messiah at nag-release siya ng video sa YouTube na nag-claim na siya raw si Jesus. Pang-apat, si Alan John Miller, Jehovah's Witness Elder ng Australia. Claim niya na nag-reincarnate daw si Jesus sa pamamagitan niya. At nagbabahagi siya ng mga seminar and mga talks kung saan-saan kasama niya ang kanyang asawa na nag-claim naman na siya raw si Mary Magdalene. Panglima, si Hassan Mizarzi, dating politician sa Turkey na nakulong dahil sa extreme view against secularism. Nag-claim siya na siya raw ang Messiah at Jesus pagkatapos siyang palabasin sa kulungan. Panghuli at ang pang-anim, Apollo Sikibuloy ng Pilipinas. Siya ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, na may 6 milyon na miyembro. Sinasabi niya na siya daw ang appointed Son of God at siya ang daan at katotohanan. Kailangan daw dumaan sa kanya upang maligtas. Siya daw ang may-ari ng universe at kaya niya raw magpatinggil ng lindol. At napakarami pang mga false preacher at mga false prophet ang naglalabasan sa panahon ngayon. At nakita natin sa Biblia, prinedik yan at ngayon nangyayari na sa panahon natin ngayon. So ito lang masasabi ko sa mga false prophet, false messiah or mga false preacher na naglalabasan sa panahon natin ngayon. Kundi dahil sa kanila, hindi magkakaroon ng katuparan ang propesiya dito sa Matthew 24 verse 5. So makikita natin dito na totoo talaga ang sinasabi ng Biblia dahil sa panahon natin ngayon, kitang-kita naman na naglalabasan na ang mga false messiah. Panglima, wars or mga digmaan. Matthew 24 verse 6, "You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come." Kabi-kabi lang mga balita patungkol sa digmaan ang ating mga naririnig at nakikita. Kamakailan lamang, ang Iran at US ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan or alitan. Actually, marami ng mga giyera ang nangyari noon pa man. Ang World War 1 at World War 2, naranasan na yan noon pa. Maaaring noon, di pa ganun ka-advance ang technology pagdating sa labanan. Pero ngayon, mas nakakatakot na dahil sa mga manitinding armas na nakahanda ng bansang Russia, China, North Korea, Middle East, Amerika, at Israel. Kung papansin ninyo, sabi ng Diyos sa Genesis 9:11, "Hindi na niya nawawasakin
ang mundo sa pamamagitan ng tubig tulad na nangyari noong baha noong panahon ni Noah. Kung di nawawasakin ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng tubig, ano ang gagamitin ng Diyos para gunawin ang mundo? Ang sagot po dyan ay sa pamamagitan na ng apoy. Revelation chapter 8 verse 7, "The first angel blew his trumpet, and hail and fire mixed with blood were thrown down on earth. One-third of earth has set on fire, one-third of trees were burned, and all the green grass was burned." Ano yung pwedeng maging cause ng fire, ng malaking fire? Bukod sa global warming na nangyayari sa panahon natin ngayon, pwede rin ang volcanic eruption. Nakamakailan lang nagkaroon ng kabigabilang eruption sa mundo. Isa na dyan ang Bulkan Taal. Pwede rin pagbagsak ng meteor na pwedeng tumama sa daigdig. Isang dahilan din ang pagkasunog o pagkawasak ng mundo ay sa pamamagitan ng mga nuclear weapons at mga atomic bombs ng iba't ibang bansa na sa isang iglap lang kaya nitong pumatay ng napakaraming tao. At malaki ang magiging damage nito sa buong mundo. So ang mga nuclear weapons na hinahanda ngayon ng iba't ibang bansa, pag nagkaroon ng malawakang digmaan, maaaring gamitin na nila ito at maraming tao ang mamamatay. At ito ay nakatala sa Bible. Pang-anim at panghuli, ito ang pinaka nakita ko na isa sa pinakamahalagang sign ng pangalawang pagparito ng Panginoong Jesus o bago siya dumating. Kapag nangyari na ito, ang salita ng Diyos ay mababahagi na sa buong mundo. Matthew 24 verse 14, "And this gospel of kingdom will be preached in the whole world as the testimony to all nations, and then the end will come." Christianity as of today, ito na ang pinakamalaking religion sa buong mundo. At ang Bible ang best-selling books of all time na may 1,500 language na na-translate. So doon pa lang makikita na natin na malayo na ang narating ng gospel or ang good news ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga Bible na na-translate sa iba't ibang lingwahe. Nung sinasabi ni Jesus ang salitang ito or sa verse na binasa natin, maaring kung titignan natin kung nasa kalagayan tayo nun, parang napaka-imposibleng mangyari. Sa sobrang lawak ng daigdig, paano mo maishishare ang gospel? Paano mo maibabahagi ang salita ng Diyos? So ito ang sasabihin ko sa inyo ngayon din. Magugulat kayo dito dahil ito yung pinaka-prophecy, ito yung pinaka-malinaw na sinabi ng Panginoon na pag nangyari na to, darating na siya at ito na yung katapusan. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, nung panahon ni Jesucristo, parang napaka-imposible pang ibahagi at ma-spread ang gospel sa buong mundo dahil napakaraming tao at napakalawak ng mundo. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na imposible mangyari yan. Bakit? Dahil sa makabagong teknolohiya. Sa pamamagitan ng social media, internet at television. Kahit hindi mo napuntahan ang mga lugar na hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan pa lamang ng internet or ng TV, ito ay nagagamit para maibahagi ang salita ng Panginoon. Marami na ang mga tele-evangelists, marami na mga channels ang nakikita natin na ginagamit ng Lord para ma-share ang gospel, ma-share ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, ang social media. Marami na ngayon ang nakatutok sa social media. At halos lahat na meron ng cellphone or smartphones na nagagamit nila. At dito makikita natin nagagamit ito para maibahagi ang salita ng Panginoong Diyos. Tulad na lamang ng ginagawa ko na ito. Hindi ko alam kung sino ang maaabot ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng video na ito. Pero alam ko nagagamit yung video na ito ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, dahil sa bilis ng teknolohiya, dahil marami na ang naaabot sa pamamagitan ng social media, ibig sabihin yan, malapit na rin dumating ang Panginoong Jesucristo. Walang tao or wala man lang teknolohiya ang makakaalam ng pangalawang pagparito ni Jesus. Pero binigyan tayo ng mga palatandaan at impormasyon ni Jesucristo bago dumating ang mga bagay na ito. Sinabi niya yan upang tayo ay maghanda. Ang kailangan lang natin gawin ay syempre maghanda nga. Maghanda tayo para sa pangalawa niyang pagparito. Dahil hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. Huwag nating katakutan ang katapusan. Huwag nating katakutan ang pangalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Bagkus ito yung maging pag-asa. Dahil sa pamamagitan ng rapture, dito hindi mo na mararanasan na mamatay physically. Bakit? Dahil sa isang kisap mata pa lamang, kukunin na tayo ng Panginoong Jesucristo. Para sa akin, ako excited ako sa mga nakikita kong mga signs na nangyayari sa panahon natin ngayon. Bakit? Dahil alam kong darating na ang Panginoong Jesucristo. Sana meron kayong natutunan at nawa nga maging handa tayo sa pangalawang pagparito niya at maging excited tayo. Thank you for watching. Sa mga susunod na upload, magkita-kita po ulit tayo. God bless sa inyo. See you.